Pagbabago. Pagbabago. Siyam na letra, isang salita na nararanasan nating lahat. Marahil ito na nga lang ang permanente sa mundo. Mundo ngayon ay unti-unting nawawasak. Ako, ikaw, tayo ang maaaring magpabago nito. Ngunit kung ating titingnan, ang pagbabago ay nasa isipan ng tao. Sabi nga nila, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit tayo'y nasa isang dilubyo na ang tayong makakapitan ay libro at teknolohiya. Na kung saan ang pag-aaral ay maraming sagabal. Sagabal dahil sa tinatawag nilang coronavirus. Isang sakit na nagpabago sa lahat, nagpahirap at patuloy na nagpapahirap sa mga mahihirap. Ang dating matiwasay na pumumuhay ay naging masalimuot. Ang dating masasayang mukha ay napuno na lungkot. Sapagkat ang mundong ginagalawan ay naging mapagkait. Mapagkait at puno ng sakit, lalo na sa mga taong isang kahit isang tuka. Ang dating normal ay naging new normal. Ang dating face to face ay naging modular at online. Sa pagkakataong ito, ang silid-aklatan na dati naman hindi pinapansin at palaging binabaliwala ay sa wakas nakita ng tao ang kanyang halaga. Halaga sa panahon ng pandemya. Dahil sa pagbabago, naging daan ang silid-aklatan at handa sa marami pang pagbabago. Sila ang naging sandalan ng mga taong naghahanap ng kaalaman. Dahil kung inyong titingnan, ang online ay para sa mga taong may pera lamang. Tanggapin na natin ang katotohanan na sa panahon ngayon, malaking parte ang pera at teknolohiya. Pero tulad nga ng inaasahan, lahat tayo ay naghanap ng paraan para sa karunungan. Naglalakbay sa gitna ng bagyo at unos na kung saan kailangang maging matatag upang maabot ang ating mga pangarap. Hayaan mong tulungan ka sapagkat ang silid-aklatan ay handang tumanggap ng inyong mga katanungan at kaya kang bahagian ng hinahanap mong kaalaman. Kaya ngayong new normal, ang silid-aklatan ay bukas para sa pagbabago, pagtanggap, pagpapatibay, at paghihindaan sa karunungan.